kung meron kang objective na bumalik ang ex mo, dapat isipin mo muna kung ano ba yung humaharang, ano ba yung mga nagiging obstacle or hindrance. Let's say for example, kadalasan kasi pag ikaw ay nasa breakup mga kapatid, ay nandun yung mga masama yung loob niyo sa isa't isa, may galit pa nga, may konting alinlangan, may mga regrets. Alam nyo lahat ng mga negative thoughts na yan ay talaga naman pong napupuno once na kayo nga po ay nasa isang breakup cycle. Kaya ko po binabanggit ito mga utol dahil malamang na malamang based on my experience, isa po ito sa pinakabumabara or humaharang kung bakit hindi nga po natutuloy ang reconciliation or pakikipagbalikan. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po nating kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-a-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problema ng relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back. Bago po tayo mag-proceed, nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, only official page po ng Papong TV kung saan pwede nyo po akong mahanap, makapanayam at syempre po makausap sa mga interested po sa isang one-on-one coaching ay dito nyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Papong TV. Pagka na sa breakup, nandyan yung mga shit test na tinatawag. Te-testingin ka ng ex mo, iti-trigger niya at talaga naman pong ibabaong ka mga utol. Nandiyan yung mga panahon na patuloy kanyang sasaktan, patuloy kanyang gagambalain, yung tipong parang pinapakita mo na lumalakas ka na, nag-move on ka na, pero parang siya mismo ang humaharang mga utol. Siya ang mga naglalagay ng sibat at talaga naman pong ang daming challenges, ang daming desperation, ang daming sorrow at ang daming frustration na nafe-feel mo habang nandyan ang ex mo kapatid. Yung obvious na siya talaga ang parang humihila sa'yo at talaga naman pong nahihirapan ka sa nangyayaring ito. At ang problema dito mga utol, dahil nga ikaw ay broken hearted, ay pinapatulan mo to. Kumbaga, pag may mga interaction ng ex mo sa'yo, may mga connection, ay akala mo ito po ay pwede nating i-take advantage. Lalo po tayong nadidiin dito, lalo po tayong nagsasalita. At if ever na kunyari parang nagkakapaliwanagan mga utol, ay hindi po tayo nagpapatalo dito. Ang pakiramdam natin, kailangan nating ipanalo ito, kailangan nating ipaglaban ito, nang sa ganon ang ex mo ay bumalik sa'yo kapatid. To be honest, it's definitely wrong at definitely the opposite nga po ng dapat nating gawin mga utol. Dahil sa totoo lang, ito nga po ay yung mga sinasabi nga po nating balakid, mga obstacle kung bakit hindi nakikita ng ex mo yung motivation. Dahil isa yan mga kapatid kung gusto mong bumalik ang ex mo. Tulad nga ng binabanggit ko, hindi enough yung basta ma-miss ka na lang niya or maisip niya ang importance natin. Dahil most probably nakikita naman pa rin niya yung value natin kapatid. Pero it's just na hindi po siya motivated. Kaya nga po you need to get busy. Pero hindi para ipaglaban ito mga utol. Or sabihin na nga po natin na maghapon magdamag, 24 oras po tayong mag-explain po sa kanya kapatid. Dahil hindi po yan ang pwedeng panggalingan ng kanyang motivation. Ang motivation po is yung parang mafe-feel niya na kayo nga po ay nag-let go na. Yung sinasabi nga natin na parang na-outgrow nyo na po yung emotional pain at emotional depression na naranasan nyo nung kayo nga po ay naghiwalay. A breakup is very painful, lalong-lalo na nga po kung you've invested so much time and effort, panahon, mga plano. Pagka ito po ay parang hindi natutuloy, natural lang na ito po ay very devastating. At kumbaga mas grabe at mas worse pa nga kung halimbawang siya mismo ay patuloy na lumalayo ng lumalayo ng lumalayo sa atin. Kaya sa nakararami dahil nga po tayo ay nagpapanik, akala natin ang paraan dito ay talagang habulin, kalabitin, kumbaga hilahin at ipush nga po ang emotions natin papunta rin sa ex natin sa inaakala natin na ito nga po ang makakapag-ayos. Ito po ay pagkakamali mga kapatid dahil sabi ko nga po sa inyo, opposite ang kailangan po nating ipakita sa kanya. You have to appear better and better and you have to appear na kayo nga po ay talagang okay na nang sa ganon ito po ay maging inviting and welcoming nga po sa mga ex natin. Regardless kung ano ang current situation mo kapatid, dapat ito muna talaga ang una mong tinatarget. Kailangan mo ng determination dito mga utol, pasensya. Dahil hindi po ito mangyayari
ng overnight, 24 hours or 48 hours. Kailangan ito po ay maging consistent at maramdaman talaga ng ex mo, kapatid. Hindi naman po ito magiging mahirap dahil madali naman po niya itong mararamdaman dahil nga po kayo ay naging magkarelasyon. Ang isa pa dyan, karamihan sa mga ex ay babantayan ka o obserbahan ka, pagmamasdan ka. Kasi sinasabi ko nga eh, yung feelings, hindi mo basta kayang i-unlove yun. Hindi mo kaya basta alisin yun. Most of the time, mga utol, ito po ay nananatili. So, ano ang nangyari? Ang nangyari is, na-demoralize, na-demotivate, at nawalan nga po ng gana ang ex mo. For example, kung ganito po ang nangyari, so ang target mo rito, mga kapatid, is ibabalik mo lang yung gana niya. Ibabalik mo lang yung motivation niya. The love, the care, the feelings towards yung mga utol ay kailangan lang po nating i-rekindle. You see, pagka pinag-uusapan kasi yung development, yung sinasabi nga natin na clear way ng ex or makikita ng ex mo sa iyo, mga utol, masyado tayong natututok agad. Kumbaga, ang focus natin ay bigla-biglang nagsishift nga po sa ex natin. Well, to be honest with you, it's more of parang inside job eh. Kaya nga diba lagi natin sinasabi, unahin mo ang sarili mo. Kasi dahil sa kaka-focus natin doon sa ex natin, mga utol, nalilito tayo, nahihirapan tayo, at kumbaga, ang dami nating naiisip, especially mga negative things, dahil nga po kayo ay nasasaktan. Pero, to be honest, it's more on sa sarili natin eh. Dahil ang sarili natin, of course, dito po tayo may control. Dito po tayo may authority. Simply think about it. Kahit na ma-fix natin yung relationship, mga utol, there's no point of reconciling o halimbawa nga pong bigyan tayo ng another chance. Kung halimbawa hindi natin ito naayos sa sarili natin. Pagdating ng isang breakup, napaka-messy niyan, ang daming problema niyan. At ang kadalasang problema dito, sa atin pa ibinibintang, sa atin pa itinuturo. Kaya kung halimbawang tayo ang unang-unang makikitang apektado rito, tayo ang unang-unang nagre-react dito, at tayo ang unang-unang nagagalit pa rito, mga utol, ay siguradong masisira ng masisira ang opportunity na kayo po ay magkaayos. It's all about accountability, being open, being honest. Yung acceptance, mga utol, sa sarili mo ay napakalaki po na maitutulong kung gusto mong ma-win ang ex mo. Iwasan natin ang nanunumbat na parabang binibilang natin isa-isa lahat ng mga effort at naibigay natin sa kanya, mga nagawa natin, mga utol, dahil ito po ay hindi makakatulong. Ito po, naturally, ay lalong makakasira at lalong sasama ng loob ang ex mo dito. Making them feel guilty ay isang maling paraan. Lastly, iparamdam mo sa ex mo kung gaano mo siya na-appreciate. Dahil alam naman po natin kung kayo nga po ay nasa breakup at nakaka-experience ng mga emotional pain, syempre ang aabangan ng mga ex mo ay kung ano yung masasamang sasabihin mo. In fact, many times sa mga vlogs ko ay binabanggit ko na ito po ay hinihintay ng mga ex natin para makatulong sa kanila to survive their emotional pain. Kaya ang kailangan natin gawin dito, mga utol, ay magkaroon ka ng objective to constantly remind your ex kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kabait. I-appreciate natin yung mga love, care, support na naibigay niya sa atin. Although sabihin na natin na tayo nga po ay may nararanasan, may pinagdadaanan, it will always be better, mga utol, kung ito po ang ipaparamdam mo sa ex mo. Makakatulong ito para doon sa objective natin na makaramdam nga siya ng magandang daloy, ng clear way. Kaya po natin ginagawa ito, mga utol, dahil kung kayo nga po ay iiwas, magbibigay muna ng space, or let's say mag-no-contact muna for the meantime, makakatulong po ito para makita ng ex mo ang daan pabalik sa iyo. Dahil tulad nga ng binanggit ko, maraming mga ex na dahil sa mga negative thoughts, mga let's say galit or distance na mangyayari sa inyo, ay patuloy na pong lumalayo. Nakakalimutan na nila o nawawala na sila ng motivation kung paano bumalik. Loss. Kaya nga ito po ay dapat nating gawin nang sa ganon magmarka, matandaan, at magandang iwan po ito, mga utol, nang bumalik ang ex mo sa iyo sa tamang panahon kung kayo nga po ay magpo-provide muna ng space sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre patuloy po nating alagaan po ang ating mga pamilya. Stay safe. Papong TV po.